pagkat nagsorry ka na, at sabi mo, hindi mo na gagawin. Tapos na. Eh, tapos na. Dapat move on ako. Dede. Oh. Halika. Bakit? Hindi pa rin ako makabuko sa hiwala yung Moira. Tsaka Jisoo. Ay, hindi na yung isang araw mo pa tinitingnan yata yun. Inanood ulit ako ng video niya kasi. Oh. Hindi ako makamove on. Ano din sabi? Yung latest? Parang ano? Wala namang latest. Kaya nang sabi na rin tayo ay. Kasi lagi yun ang laman ng ano, mga news feed. Yung previous videos nila. Oo. So, bilang babae. Nakakawa ko yung boy ako. Anong take ko na? Sa kanilang hiwala na pagiging unfaithful ka. Nakawa ko yung Moira. Kasi nga, ilang akong napaisip. Three years na. Alam naman kasi ni Jason, no? Di ba sabi dun? Ito naman nag-i-rely lang ako sa nakita ko. Sabi, alam naman niya pinagdaanan ni Moira, no? Yung fast, ano, relationship ba ka, gano'n? Sa past experience niya. Bakit naman yung ganyan? Wow! Paano hindi mo rin alam pinagdaanan ko? Sorry! Mali pala yung pasok ko! Para pala akong dumura na katingala! Mali pala yun! Sorry ha? Pero tutusin bago pa lang sila, 3 years pa lang. Hindi, kasi ganito yun, siyempre. Yung itatawag sila, hindi ko alam tama ha. Ano yung sinasabi na 3 years each. Then 7 ba? 7 years each. 3 year each. Basta may ganyan. Pero parang honeymoon stage pa lang. Parang honeymoon pa lang. Pero sa bagay, minaalala lang sa 3 years na yan. Para ako na naman. Nasa naman tayo. Para ako na naman. Grabe ka naman. Pero in fairness, kasi nga, di ba, umiskuts. Hindi naman natin pwede i-judge si Jason basta-basta, tsaka si Moira. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano yung pinaghiwalay nila. Pero sabi nga lang ni Jason, unfaithful. So doon lang tayo mag-realize unfaithful. Paano nga malagkakahin na yung mga kasama? Kami, auntie. So, marami, syempre. Unang-una, sabi nga nila, it takes two to tango din. So, depende siguro. No? Kasi yung babae, syempre, pag nasaktan siguro, ikaw, hindi ko alam, ha? Bawa, ikaw, alam mo, babae. Anong, ano masasabi mo? I mean, depende talaga yun. Hindi lang yung nakadepende sa babae kung magkakahiwalay ang mag-asawa. Dapat nakadepende sa parehas. Paano mo nagsabi? Halimbawa, ikaw naging unfaithful ka sa akin. Ang sa side ko is, kaya ko bang magpatawad? Kaya ko bang mag-move on? At kalimutan yung nangyari? At maging tayo pa rin? Okay. Pero, hindi lang dapat ako yun, willing doon. Okay. Kasi dapat, dalawa yun. Kasi kung willing ako magpatawad, willing akong tanggapin ka, willing ako ituloy yung relationship natin, pero kung paano kung ikaw ayaw mo na. Okay. Sa lalaki naman, unang-una, syempre, dapat humingi ka ng tawad, sincerely. Pangalawa, kasi parang kadepende sa lalaki niya. Kapag ka, kasi minsan ba ang lalaki meron ng iba. Yun ang sigurong perfect. Nakapili na yung isa. Mas, ako willing pa akong ano tapos sabi pili na yung mas bago parang ganoon. So ganun. Pwedeng yung ano, kaya dapat nag-limit halfway siguro. May tama ka, may point ka na. Pero ba't nagsasalita ka ng ganyan? Based on experience? Pero ka ba is- Pero sa totoo lang, masakit talaga sa babae yun. Mahirap tanggapin. Mahirap talagang tanggapin yun. Masakit kasi yun eh.
it takes time din mag-move on. Pero dapat habang nag-move on yung babae, para mag-heal. Hindi pa lang move on. Mag-heal doon sa sakit. Kailangan tinutulungan din ng asawa na mag-heal. Kasi may process yan, di ba? Parang yung acceptance, yung something gano'n, di ba? Kumbaga matagal na process. So huwag yung sabi ng lalaki, nagsorry na ako, dapat tapos na, wala nang away. Tapos na yun eh, baka, nagsorry na ako eh. May hugot ka muli. Parang tutulit yan lang. Parang gano'n nga. So hindi po, nagsorry ka na, at sabi mo hindi mo na gagawin. Tapos na. Eh, tapos na, dapat move on ako. Okay na ako, hindi ganun yun. Siyempre, nasa dibdib yung ano eh, nasaktan ka, tsaka sa isip mo, iniisip mo, muntahan na yun. So, ibig sabihin, hindi na niya ako mahal kasi meron siyang ibang gusto, ganyan. So, talagang lahat process. Lahat na pumapasok na kung ano-ano. Tapos kahit na okay, halimbawa okay na tayo, tapos after a day or one week, maiisip ko na naman, siyempre, mag-o-open up, magsasabi na naman ako, tapos magagalit ka. Tunay ba yan? Pero ano, ito, opinion lang po namin to. Oh, para naging F. Opinion. Opinion lang po namin to. So, sa atin yun, ang point of view lang. Kaya ang opinion. So, yun. Yeah. So, talaga, both parties play a vital role kung mag-reconcile ba, kung mag-work ba ang... I-work out pa rin ang relationship or hindi na. Pero kung hindi na talaga, di tapusin na nga lang kasi naman magkasama pa tapos wala na. Tapos ano lang din, gagawa lang din ng kalokohan pa. Mas sasaktan mo pa yung partner mo. Siguro, pagka ano lang, pag binatawad ka, pag ulitin. May dapat lang, talaga naman. Tapos, siyempre magbago ka na, tapos yun, di ba? Ganyan lang. Sa part ng lalaki yun. Sadya! Sa babae naman, kasi mahaba ang process, sabi mo, di ba? Sadya. Habang nadaan sa process yung babae, tinutulungan mo naman. Diba parang binabalik mo yung trust. Pero marami kasi yung sinasabi na, ang trust na parang ano yun eh, parang glass. Na pag nabasa, meron ng lamat. Oo nga, pero... Di ba? Nababalik naman. Bakit? Dati nga, yung... 3 years pa lang tayo, nabalik naman ito. Parang mayugot talaga. Ouch! Parang namumula. Para ako pinapawis. Kaya siguro, hindi ako makamove. Siguro gawa ng lights, kaya ako pinapawisan, mainit, no? Kaya siguro, hindi ako makamove. Anyways, so yun. Pero, malaki din factor yung anak. Ah, okay. Siyempre. Pero siyempre, hindi man dapat ipilit ang relasyon dahil lang sa Kasi parang, although nakakatulong siya, siyempre, iniisip mo rin. Pero hindi naman dapat doon lang na. Kahit na magiging martyr ka na lang dahil sa anak. Sumali din yun. Diba? So dapat nga, kumbaga tumutulong lang yung anak or kung sino man. Kung sino mong ba kaibigan o in-laws. Sinasalang-alang-alang. So, talagang dapat yung anak, sinasalang-alang din. Okay. So, yung kumbaga parang, hindi third party tag. Hindi. Yung ano eh, yung anak eh, di ba? Hindi, kaya patama lang kita. Hindi third party. Ibig sabihin ko, yung anak, yung outside, ano. Sinasalang-alang-alang. Pero, bottom line, at the end of the day, yung dalawa, both parties, sila yung magde-decide, no? Whether to continue or say goodbye. Kung mahal mo pa, kung kaya mo magpatawad, kaya kung kalimutan yung mga nangyari. Go! Go! Kung hindi na kaya talaga, edi part ways. Alam mo? Yun. Ganun na lang. So yun. Pero grabe, no? Ang dami na nilang magluluto. Bago kasi ng 3 months, sinatomen ko. Eh, depende nga kasi. Depende talaga sa mga... Siyempre, depende. Lalo sa babae. Kaya din, dapat ang mga lalaki, huwag naman maging active
Anyway, mga ka-umiskuts. Ito naman yung opinion lang namin. Gusto lang namin i-share pati yung aming mga kalokohan dalawa. Hmm. Tsaka parang, sabi nga namin, parang yung mga... Sabi, kasi nakapag-usapan eh, di ba? Mm-hmm. Yun lang. Opinion lang to. Kasi lagi kasi lumalabas ang news feed sa akin sa YouTube account. Oh, para hindi siya makamubo. Kaya hindi ako makamubo. Kaya yun, naisipan ko lang pag-usapan ngayon. So, yun. So, basta, magmahalan tayo. yun ang pinakamda best, di ba? Yes. Maging, ano lang, parang ano, ayaw ko magsalita. Ayun. So, God bless! God bless everyone! Stay safe! Stay safe! And lagi nyo kaming... Lagi kayo mag-abang sa aming... Abangan nyo ulit yung next namin video. Okay. Sana kahit paano, kahit medyo seryoso, napatawad din naman namin kayo kahit paano. So, ayun lang. Like and subscribe and... Comment din! Comment and click the notification bell. Yeah. Bago lang. Hindi sanay! So yun, yun lang po. At maraming salamat. Yes, bye-bye.